Hey there my friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, pag-uusapan natin yung 8 lessons na natutunan ko sa taong 2020. So lesson number 1 na natutunan ko ay huwag makakampante. Huwag makakampante kasi parang nasa boxing ring ka niyan eh. Diba? Hindi ko alam kung nakapanood na kayo nung video na may isang boxingero na binababa niya yung guard niya kasi niyayabangan niya yung ano yung kalaban niya tapos nasuntok ng isang beses, tulog. So yung mga ganun, yun ang ibig ko sabihin, parang sa buhay natin ganun eh. Pag ibinaba mo yung guard mo, nakampante ka, sasapakin ka ng buhay. So yun yung nangyari sa atin sa taong 2020, di ba? Sinapak ang buong mundo ng isang napakaliit na virus na mismong tayo hindi naman natin nakikita, kailangan pa natin ng microscope para makita. So yun yung ibig kong sabihin. Ang buhay natin ay hindi designed para makampante talaga tayo. Yes, pag naging successful ka, magiging mas komportable yung buhay mo kumpara nung hindi ka successful kasi hindi ka na nag-iisip ng bayarin mo sa bills. Alam mo, meron ka ng pambayad, di ba? Mas masarap yung buhay mo. Any kind ng pagkain, pwede mo nang kainin, pwede ka na makapag-travel anywhere. Di ba? Mabibili mo na yung mga bagay na gusto mo. Pero hindi siya naka-design para maging kampante tayo. So, meron akong napanood na isang video from Mr. Rendon. Okay? Rendon Labrador, kung di ako nagkakamali sa pangalan niya. So, alam ko siya yung may-ari ng Fitness Army. So, isa sa mga Lodi yan. No, sabi niya, mas madaling maging successful kaysa sa pag-maintain ng success. Sabi ko, oo nga, no? Tama talaga siya eh. Kasi hindi lahat na nagiging successful na may maintain yung success nila eh. Kasi maraming nag, kumbaga, fall from grace, kumbaga. Diba, maraming nag-succeed, tas end up bumagsak, tas hindi na nakabalik. Maraming nag-succeed, bumagsak kasi nakampante, pero nakabalik, which is present po ako doon. Isa na ako doon ilang beses na ano, hindi ko man masabi nag-success, pero kumita ng malaki, di ba? Pero paulit-ulit akong bumagsak 3 times, no, sana hindi na maulit, pero yun, kasi kailangan, meron akong mga, dami kong lesson na natutunan doon, and number one yun, nakakampante kasi ako, and sakit yan ng lahat ng tao. Kasi isa sa mga misinterpretation ko, pag naging successful ka, magiging comfortable na lahat ng buhay mo, okay ka na, mag-chillax-chillax ka na lang. Hindi pala siya ganun. Kasi nga, the moment you stop growing is the moment you start dying. Diba yun yung kasabihan na ganun? Totoo naman talaga yun eh. Pag ang puno ay hindi na tumutubo, ibig sabihin nagsisimula na siyang tumanda at mamatay. So parang ganun rin sa atin tayo mga tao. Pag hindi na tayo nag-grow as a person, hindi yung height natin ha. May mga limit lang talaga yung mga height natin. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi yung physical, kundi yung usually mental. Yes, physical kasi pag inaalagaan mo yung katawan mo. Pero more on mental. Yung mental health mo. Kapag hindi na siya nag-grow, yung personality mo, yung personality development mo, pag hindi ka na nag-i-improve, nagsisimula ka ng mamatay. So yun yung isa sa mga napaka-importanting natutunan ko. And palagi kong nire-remind yan sa sarili ko. Hindi lang para sa 2020, kundi para na rin sa sarili ko. Kasi ang daming mga businesses na bumagsak, nakakalungkot. Mga billion dollar industry businesses like real estate and yung dito, mga travel businesses, mga hotels, nakakalungkot, mga fast food, nakakalungkot kasi dami bumagsak, even do mga billion dollar businesses na sila. Hindi ka talaga pwedeng makampante, pero I'm sure marami silang natutunan doon. And kasi ako, kahit ako, dami ko natutunan. Hindi naman kami bumagsak. Sa totoo lang, taong 2020 pa nag times 4 yung result ko compared ng 2019. Sobrang laki ng grabe, sobrang grabe. Okay, nabaliw ako sa naging resulta ko ng 2020, pero ang dami ko pa rin natutunan mura sa pagkakamali ng ibang tao. Number 2 is lakasan talaga ng loob. So para sa akin talagang para feeling ko prepare ako para sa 2020. Lahat ng struggles na naranasan ko sa buhay ko for the past 7 years na ginagawa ko itong negosyo na to, parang prepare ako para sa 2020 kasi nung dumating yung nabalita na yung about sa lockdown, 'di ba? Nagkaroon na ng noong March 17, 2020, hindi ko makakalimutan, nagkaroon na ng ECQ. Ang nasa isip ko that time, mawawala rin 'yan. Doon yung nasa isip ko kasi parang ano eh, parang hindi ako natakot. 'Di ba? Hindi ako natakot. Sabi ko mawawala rin 'yan. Tapos nung nakita ko kung gaano kagrabe, nung later on, nung lumipas sa ilang araw, nakita ko kung gaano kagrabe yung epekto nung lockdown na yun. Sabi ko, grabe pala. No, hindi pa rin ako natakot. Bakit hindi ako natakot? Kasi nga, ang nag-flashback sa akin yung mga lessons. No, kasi mundo na pala yung apektado. Akala ko, Pilipinas lang. Yung pala buong mundo na yung apektado. So sabi ko, nag-flashback sa akin yung mga lessons na ang ganitong crisis ay opportunity. Yun yung nag-flashback sa akin na lesson. Salip na, matakot ka, di ba? Para sa akin, prepare talaga ako ng universe para sa
moment na yon. So ang ginawa ko, ang sinabi ko sa mga leaders ko, tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy nyo lang yung marketing natin, di ba? Tuloy nyo lang yung promotions natin, tuloy nyo lang. Tuloy na parang walang nangyari, ituloy nyo lang siya na parang walang nangyari. Kasi sabi ko sa kanila, sigurado ko yung mga kompetensya natin matatakot yan. Magsisitigilan yan, magsisiiyakan yung mga yan. Hindi naman iyakan, pero mga titigil yan, matatakot sila eh. Pero tayo tutuloy-tuloy lang. So ibig sabihin, bababa kompetisyon natin, mas marami tayong magiging production. And yun yung nangyari. Totoo talaga nangyari. At isa pa, hindi ako nagpakita ng kahit nakatiting ng takot sa mga members ko. Hindi ako nagpanic. Kasi hindi naman talaga. Hindi naman kasi talaga ako natatakot eh. Hindi ako nagpanic, hindi ako natakot, hindi ako nagpakita sa kanila na ano. Sinabi ko lang sa kanila, mag-ingat na lang tayo, pero ito yung plano. Tuloy pa rin tayo. Yun yung sinabi ko sa kanila. Kasi hindi naman talaga ako natatakot sa virus. Ang kinatatakutan ko is kapag ako nahawaan. Kaya hindi porket sinabi ko na hindi ako natatakot, so hindi na ako susunod, hindi ako magpi-face mask, hindi ako magpi-face shield, lalabas ako kung kailan ko trip. Hindi yun eh. Sinasabi ko, hindi ako natatakot dun sa mangyayari sa akin. Kasi alam ko, malusog ako, malakas immune system ko, alam ko na kaya ko. Ang natatakot ako is, pag nahawahan ako, tapos mahahawahan ko yung mga tao sa paligid ko, naging dahilan pa ako para ma-spread yung virus. Yun lang naman yung ayaw ko na part. Kaya nag-iingat pa rin. Diba? Hindi naman ibig sabihin, hindi naman ang kawalan ng takot ay katangahan. Hindi naman ganun eh. Ibig sabihin lang nun, ang ibig sabihin ko is, hindi ako natatakot na ipagpatuloy yung negosyo. Okay? So yun ang ibig kong sabihin doon. Pero naging responsableng mamamayan pa rin ako at sumunod pa rin ako sa mga patakaran nila. So mga patakaran ng ano, mga otoridad natin. Okay? Sinunod ko pa rin, nag-face mask pa rin ako, di ba? Nag-iingat pa rin ako. And napakalaking factor na kasi online business yung ginagawa namin, hindi talaga kami lumalabas. Di ba? Madalang kami lumabas. Natutunan ko rin dito na part ito ng lakasan ng loob na napaka-importante ng EQ or emotional quotient. Kasi yung mga tao, nag-decision sila base sa emosyon nila. Ako hindi. Nag-decision ako base sa logic ko. Di ba? Kaya ako sinabi na, yung mga kukompetensya natin, matatakot yan. So, i-take advantage natin yun. Okay? EQ yun. Okay? Hindi ako nag-decision base sa emosyon ko. Nag-decision ako base sa pag-iisip, sa logic. Lesson number 3 ay malalaman mo kung sino yung totoong leader. Kasama ka dun. Ito yung pinakang magandang test. Kasi sabi nga, ang tatag ng isang crew, okay, sa barko ay hindi kung kailan maayos ang panahon. Nalalaman ang tatag ng isang crew kapag ka masama yung panahon. Okay, tinagalog ko na lang para mas madali niyong maintindihan. Ibig sabihin, ganun din sa negosyo natin, sa grupo natin, malalaman mo kung sino talaga yung matatatag kapag nakaka-experience ng problema. Kasi madali lang naman maging positive thinker, di ba? Madali lang naman maging grateful kapag maganda yung nangyayari. Pero paano kung pangit? Okay, hindi lang pangit yung nangyari ng 2020, napakasaklap eh, napakasama nung nangyari ng 2020. Paano kung ganun yung sitwasyon? Magiging positive thinker ka pa rin ba? Grateful ka pa rin ba? Doon siya matitest. Kaya hindi tayo natitest sa kapag maganda yung sitwasyon. Ang pinakang test natin pag pangit yung nangyari tapos sunod-sunod pa, na parang walang katapusan, doon tayo natitest. So kaya sinabi ko na doon malalaman kung sino dito sa grupo mo yung totoong leader at kung sino yung kasama ka na doon. Kasi kung ikaw is I will assume na matatag ka kasi nandito ka pa rin eh. Kung pinagdaanan mo yung 2020 na networker ka na, nandito ka pa rin. So ibig sabihin pasado ka, 'di ba? Pero sa grupo mo, yung mga tinuturing mo na leaders diyan, kung yung mga nag-quit dahil doon sa nangyari ng 2020, alam mo na hindi sila yung totoong leader. Fortunately para sa akin, no, wala ni isang nag-quit. Wala ni isang nawala sa mga leaders ko noong 2020, nadagdagan pa sila. Kaya napakalaking blessing noon kasi doon ko napatunayan na tama yung ginagawa namin. Okay, tama yung pundasyon na tinuro ko sa kanila, tama yung sistema namin, tama yung mga training na ginagawa ko. Tama lahat. Doon na test. Lesson number 4 is may opportunity sa crisis katulad doon nabanggit ko. Kasi itong 2020 na to, yun nga, nag-times 4 yung result ko. Grabe, sobrang laki. And kahit ako nabaliw eh. Na hindi ako madaling mabaliw, pero nabaliw ako sa naging result ako nung nakita ko, yung kinumpara ko yung 2019 ko sa 2020. Grabe, times 4. Sabi ko, grabe. Diba, hindi ko talaga ina-expect na ganun yung mangyayari. Basta nasa isip ko lang, talagang tumuloy-tuloy lang. Hindi ko na-expect na yung mga goals ko na sabi ko, kikitain ko within that year, kinita ko ng ilang buwan lang. Sabi ko, grabe talaga, di ba? Yun na lang yung mga nagiging words ko, grabe. Kaya, ang mga nagtitake advantage ng mga crisis is yung mga lalong yumayaman. Kaya maraming tao, yung mas lalong yumayaman during crisis. Di ba? Palagi ko naaalala yung si Warren Buffett, yung palagi kong naaalala. Every time na ganun, na may crisis na, palagi niya sinasabi na, ano, na when, sa investing kasi to, pero na-apply siya sa lahat eh. When everyone is buying, sell. When everyone is selling, buy. And when everyone is fearful, be greedy. When everyone is greedy, be fearful. So,
na-apply ko siya even dito sa business natin sa network marketing. Nung lahat ng tao natatakot, nagpatuloy pa rin ako. Yun yung lesson na nakuha ko doon. Kapag natakot yung mga tao, magtuloy-tuloy ka lang. So yun yung naging malaking lesson sa akin. Kaya nag-flashback sa akin. Yun yung sinasabi ko na nag-flashback sa akin yung lesson na opportunity crisis. So crisis ngayon, nakita ko siya as an opportunity at tama talaga yung sinasabi nila. No, naniniwala na ako dati, pero ngayon mas naging solid yung paniniwala ko kasi ako mismo at yung buong grupo ko yung nakaranas, yung nag-benefit dito sa naging crisis na to. Hindi ko naman sinasabi na tinake advantage namin yung mga tao. Hindi yun ang point ko doon. Kumbaga, nag-benefit kami, meaning kasi hindi kami natakot. Yun, yun yung ibig kong sabihin. Lesson number 5 is... By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.